screenshot cases nyo for this game. Ako si Activision Tel. And this is Daddy A. Kakaibang pick. Your team is Kuya Alay, hindi pa kami kumakain. Maraming salamat. Your team is banned. Si Kuya Alay ba yun? Ay, iba. As the Dark Souls, kaboses si Kuya Alay, ha? Oh, si Luis Pablo. Si Luis Pablo pala. Pero ayan, guys. Blue side natin, Ventrix Epro. Red side naman natin ang Alpha Esports Pro. So, magiging na natin first picks ng ating mga players. Okay, na-open dito si Ling. So that is a very nice pick para sa Ventrix Epro. Kasi gaya na sinasabi natin, ang nagiging labanan ngayon is paunahan na makakuha ng Ling, even for the other tournaments. Kasi iba kasi si Ling napabilis niyang tumakas. Alam naman natin yan. But Alpha Esports Pro, ito na yung Selena ni Snap. And we will see kung paano nila gagamitin yung kanilang lineup against Benedetta and Kaja. Ang ganda nung ang sakit ng lineup ng Ventrix if ever. Pero mas makunat yung Alpha Esports Pro. Pero ang ganda ng counter ng Grok sa Selena. Mm-mm. Pati yung Kagura. Mm-mm. Kasi kukuha, may vision ka na. Kasi yung vision mo itself, meron pang pwede mo pang idiretso na burst damage. Although, for Ventrix Epro, guys, instead of the Ruby, they will stick with the pangalito with the Kaja pick. So, kinagatahan sa Kaja, guys, is the spirit blue. Okay. So, yung Kaja dito, magiging crucial yung performance niya. It's either this Kaja will prioritize the DJ, the Divine Judgment against the Benedetta or the Paquito. So, yun lang. Mamimili lang siya doon. Either of the two. Okay, hindi siya nakahuli either of the two. Medyo mahirap para sa kanila. Tignan natin na. Finals championship round. Oh, comment down below, guys, kung sino sa tingin nyo ang magwawagi. At huwag nyo pong kakalimutan na i-like and follow yung mga pages ng JustML. Meron din tayo YouTube, JustMobilelegends. I-search nyo na lang. Hopefully, magkaroon tayo ng YouTube content soon. But yeah, maraming salamat sa ating sponsor na Johnny Cherry Mobile, of course, and a friend Active, Minos Ginseng Plus, Royal Jelly. Of course, guys, yung suot namin ni Daddy A na mga t-shirt, na mga merch, na mga hoodie, available po yan lahat sa The Armory. So, pwede nyo po yung i-check sa Shopee, shopee.ph/TheArmory or Facebook, facebook.com/TheArmoryByLupon. Eto na, ang ating game number 3 para sa ating grand finals ng JustML Community Cup. Pakilala muna natin mga players natin on to our blue side. And ang Ventrix Epro, King Kong gamit kita ng Ling. We have Azrael para sa kanyang Kagura. Yobabs Fresco para sa kanyang Grok. Luis naman on that Lapu-Lapu. And next Fresco para sa Kaja. Habang sa side naman ng Alpha Esports, Snap sa kanyang Selena. At si RD Haya only with this Paquito, Cram God. Using the Barats, Angry Bird sa kanyang Lunox at Kyle TC. Nagamit naman ang Benedetta. Nako, excited ako makita yung magiging matchup ng Lunox at saka ng Kaja. Early game kasi, mas lamang ang Lunox. Pero pag nagtagal, medyo lugi ang Lunox sa Kaja. Paunahan, kumbaga. Paunahan lang makaila. Kung sino ulo sa salt, ganun. Kasi yung Lunox, mabilis mambigla eh. Magugulat ka na lang pag hindi mo siya napansin. Mababurst ka na lang. Ang ano nga lang dito, mahirap sa Lunox. Kapag kasi naka-darkening siya, pwede siya mahila anytime. Pwede siya maburst pag may item na yung Kaja. Yun yung sinasabi natin na magiging crucial yung labanan natin sa may bottom lane side. But Alpha Esports Pro, maganda yung pwesto dito ng Barats. Grabe yung information na binibigay niya because of that. Pero talagang tinutukan eh, no? Tinutukan ni Snap, no? Inisahan nila yung lane, no? Pero Cram God, malay yung kanyang pagdalaw. Nandun, tatapusin nga siya ng Tempest of Blades into the face of the Barats. Cram God yun. Bibigyan nga ng one score itong Ventrix. Naramdaman ng Ventrix Epro. Supposedly kasi, ang gagawin na talaga ni Cram God is information kung nasaan yung lane. Kasi kailangan nila malaman dito as to where this player or where this assassin is already rotating. Para kay Cram God, silipin niya dapat yung sa may buff. But anyway, Alpha Esports Pro will secure that Turtle objective. Napakaganda para sa kanila. Yes, naka-first blood dito yung Ventrix Epro, pero ang kinagandahan kasi is pangkalahatan yung objective
na nakuha dito ng Alpha Esports Pro. Malinis talaga sila no sa pagkuha ng objectives no side ng Alpha Esports Pro. Pero ayun ang naglalak dito sa side ng Ventrix. Pero let's see. Pero yung Alpha Esports Pro dito guys, ang pinakaano lang dito is as much as possible, kailangan mas pabilisin na nila yung laban kasi later on makamahirapan si Kaltizi against Nakaja. Pero kinaganaan kasi, suppressed. Sa ganda yan guys, hindi pa familiar. Meron kasing an eye for an eye, si Benedetta kasi, di ba? So yun yung mga anti-crowd control. When we say anti-crowd control, isa sa mga crowd control is si Kaja. Pero ang tricky part is, since suppressed siya, hindi siya nakakancel, even purify. So ang mangyayari, pag nag-eye for an eye yung Benedetta, tapos hinila ka, hindi siya, wala yung damage, pero mahihila ka. Yon. Oh, yun lang, nakasubo ng ibon. Si Kuya mo, dinosaur! Pero here comes the brilliance. In the nick of time, nakailag si Angry Bird. Kamuntikan lang siya mamatay, pero nakapatay nga sila doon ng isang Nets Press ko. Binis na kung fracking ko nga rito into the walls. Will try to jump in. Tempest of Blades will hit Angry Bird. Ayun nga lang, naibigay na yung kanyang brilliance a while ago. Princess of Mind for the assassin of Ventrix Epro. Habang inside ng AEP, trabaho lang siya, auntie. Trabaho lang muna. Ito for Ventrix Epro, magandang ginagawa nila kasi minamaximize nila na meron silang link. Kung titignan natin nila ang Alpha Esports Pro, ang pinaka-pang-counter lang nila against the link is Barats. Pwede rin yung ano, yung... Uy! Naka po, buhay pa rin. Pwede naman, ka-control dito ng pakito. Kaso kasi, hindi pa sure yun. So, yung Alpha Esports Pro, since aware sila na yun yung strength ng kanilang kalaban, ang ginawa na lang nila is to go for the sidelines and Kaltizi, mag-focus sa mga turret push and turtle. This is the second turtle, by the way, na nasecure dito ng Alpha Esports Pro. Ito yung ginagko-contest. Wala contest, no? Epro. Oo, wala. Kaya dito, Ventrix Epro, yes, nakakuha sila ng wheels. Very aggressive sila. Pero kung titignan natin yung gold, 13.6k. Against 12.8k kasi nakakapag-push sila Kaltizi and the other players. Si Kuya Luis, dumudge na naman doon sa Litao na welcome. Kumbaga ba, ito ko lang ihambing siya. May ayuda, hindi ka pumila, nakuha ng iba. Yun, tali. May ayuda, nakuha ng iba. Parang ganun nga yung nangyari doon. So, Alpha Esports Pro, alam nila kung saan sila pipila, kumbaga. Alam nila kung libre, libre. Oh, alam nila yung libre ng pila ng libre. Ayun. At ang mabilis ang bigayan, kumbaga. Shout out nga po pala kay Nori, Escalona, Saison, go Kaltizi. Kaltizi guys is the core of Alpha Esports. Alpha Esports. Kanina pa natin pinag-uusapan na player. At critical secure na objective para sa kanilang team. But anyway, 2-1. Parang trabaho lang nga, no? Parang puro push lang gagawin dito ng Alpha Esports Pro. Mahirap. Pag kami nakangat na minion wave, angat sila saglit. Tapos after nun, alis sila. Alam mo yun? So, Ventrix Epro, kanina aggressive sila. Pero kasi, nakaka-push din si Pakipo sa top. Ay, minakaka-clear ng Taurus sa top. So, si Ling dito, kailangan niya pang i-take note. Even players, ayun, nakaabang na. Nakaangat na ang Alpha Esports Pro. Kailangan lumipat ng Ling sa may kabila para kuhain yung purple bop. Ayan na nga. Medyo lilipat sa may kabila pero alam ni Snap na ganun nga yung pwedeng mangyari. Nice presence of mind coming from the Serena. Here comes Scrum God. Eto na nga, Tempest of Blade si Binitao. King Kong is in danger. Pwedeng umabol si Kaltizi pero wala silang pang catch. Ooh. Pero turtle. Turtle na naman. Sino kaya makakakuha nito? Ang pinaka nandito lang para sa side ng Ventrix Epro for the vision ay si Nets Presto. Same goes with... Oy! Naagaw! Oy! Naagaw! Yun pala kailangan. Kailangan nilang pumila, Chantel eh. Sa ayuda. Makakuha naman eh. Kami na ba kayo eh? ganun. Kami naman. Alam mo ba? Sa isip ko nga doon, libreng turtle na yun for side of Alpha Esports. Alam mo bakit? Kasi ginamit nung thing yung retry doon sa may purple a while ago. Oh, nako po. Grabe talaga tong teams na to, daddy eh. Grabe, oh. 2-1 guys. 2-1 guys, 7 minutes. Imagine. Yung discipline. Yung continuous yung ikot mo. Pero hindi kayo nagkakapapayan. Doon natin masasabi guys na disiplinado yung mga teams natin. Oh, yeah. Oh, yun lang. Nalundagan niya yung Pakito. Alam na nga lang doon si King Kong. Parang pa rin dito si Kyle TC.
while on the mid lane, umila ng isang dinosaur, si Kuya Monets. Tempest of Blades nandoon, binigay kay Karam God. Killing spree for the Ling. Maganda, 3-1 yung kanilang scoreline. Tabla yung ating network. Onting kalamangan for Alpha Epro. Kaya naman, bumayag ng Ventrix sa Shanti. Oh, medyo, feeling... kailangan lang mag-ingat dito ng Alpha if ever na online yung Divine Judgment. Feeling ko, Daddy A, itong teams na to, sila-sila din yung magka-scream lagi. Magkakakilala ng laro eh, no? Oo, kilalang-kilala yung laro ng isa't isa eh. Item check nga tayo sa mobilis tech. Okay. Si Angry Bird, gusto makita yung item. Okay, ayun, genius one. Oh, ano? Clock of Destiny. So, top farmer natin, guys, is si Barats. Pero yung Kaja, hindi ganun kalayo yung gold. Yan sinasabi natin, paunahan na lang to. Actually, tama yung sinabi sa viewer natin kanina. Para sa malakas yung Martins, ang pinaka-problema lang or ang pinaka-makakatalo lang is kung sino makuuna in terms of the engagements. Sorry nga pala kay Sir Richard Reliora Villiete. 3-1! 8 minutes! What more can we say para sa laban na to? Wala eh, nag-aantayan na din. Pero yun yung kinagandahan kasi alam nila na hindi nila kailangan maging aggressive since same lang ang pacing ng mga teams natin. Oy! Pakito! Kuya Pakito, Kuya RD, pero yun lang, na-zone out. Yun dapat po frontline for the side of Ventrix. Another turtle for them, up for grabs, na inabot pa lang stun si Kuya Mukadja. Pero hindi nila gogawin, mga ibigan, mag-disengage lang. Clear lang ng minion wave. Here comes King Kong. Malinis tumrabaho tong side ng Alpha Epro, no? Oo. Ito yung mga ano... Nalusutan lang sa turtle na kanina ng isang beses, eh. Ito yung mga tipo ng mga kaibigan na itatakas na i-overnight sa bahay pero hindi mo mararamdaman na mararamdaman na magulang na nakipag-uwi pala. Oo, sinama ka, no? Diyan lang, tapos swimming pala, no? Oo, diyan lang. Pero malinis talaga trumabaho, guys, yung mga players natin dito sa laro natin. After that, Alpha Esports Pro will destroy another turret against Ventrix Epro! Oh, ang tapang na nga ni Kuya Kyle, pero merong knock-up doon sa likod. Courtesy of Yo Babs. Guardian's Barrier! Hinarangan yung kanya sarili, pero good thing merong nga siyang trigger to go out. Kamuntikan na, ha? Yung dalawang hero ng Ventrix mamatay sa kanilang sariling mga tore, pero yung tower sa gitna, hindi ganun yung kapalaran mababasag. Matitira ng Alpha Epro. Still, mababa yung ating scoreline 50 seconds away bago mag-up yung Lord of the Game. Mm-hmm. May mapapansin natin dito, guys, for Ventrix Epro, isa sa mga dahilan kung bakit sila nahihirapan sa laro natin is because nagiging reactive na rin sila sa nagiging rotation ng Alpha Esports Pro. Kasi kanina, si King Kong and Azrael, nag-rotate sila from time to time, eh. Makakita tayo na yung early 2 kills, that is because of the aggressiveness of Ventrix Epro. Kaso, nakita kasi nila, dito sa side ng Alpha Esports Pro na nag-split push. So for Ventrix Epro, kung titingnan niya yung lineup, lahat sila kailangan na ngayon sa teamfight. Knowing na may items na at may pang-hold dito yung Alpha Esports Pro. Naku po, grabe no? Yung gusto mo na may pensa, gusto mo na teamfight, pero pinupushan ka lang. Ganun yung nangyari eh. Ay, puro pusher sa side ng Alpha Epro. No? Talagang pinupush lahat ng lanes. Ang sakit mga kaibigan. At sakit ng damage ni Kyle TC. Isang hiwa doon sa mailing na nadama mo, umuwi ka agad ng base. Pero nasapian niya ng Karam God. Oh. Nasapian. Oh, nakuha pa nila yung Lord. Nasapian ni Kyle TC, Daddy. Ganun talaga. Nasapian talaga eh. No? Ganun yung nangyari. No? Pero Serpent, maaagaw. Ata, yun. Here comes Luis. Arrow coming in. Pero hindi naman tatama yung pana. Luis is in danger. Halos 1/4. Isang bar yung HP. There's the damage coming from the Pakito. Yun nga lang, Lapu-Lapu has been slain. RD, makakuha ng kanyang first kill. 3-2 yung score. Lamang yung Ventrix. Pero in terms of network, naman dito yung Alpha. Pumush nila dito sa may gitna. Yobabs Presco. 5. Yung babanat sa kanya dito sa Nuggets. Pero yan, another wild charge to go out. Kaso, yung tori nila, mababasag. Grabe. Eto, mas nakakatakot para sa side ng... Op. Naku, sumakto pa nga yung araw. Pala lang harapan, no? Ano ka po? Ay, may Pustahan Nights daw ba, Daddy A? Yun lang, hindi natin alam kung magkakaroon ba ng Pustahan Nights ngayong araw na to, ha? Uy! Pero sa mga susunod na pagkakataon, maaring magkaroon, pero sinespress ko yun lang.
Yung Kaja nahuhuli, siya yung nahuhuli nga rin ito ng isang barat kaso basag yung inhibitor. 30 seconds, wala. Yung dalawang kakampi, Luisa sa si Nets Fresco. Lord still buhay pa nga rin. Isang kalabita lang nga lang, lumipat sila sa may mid lane. Tignan natin mga kaibigan, bottom. Pinupush naman ni Kuya Mukayel TC. Alpha Esports is all over the map. Ito na nga yung knock-up. Azrael, hinahabol naman dito ng isang pakito. RD, isang hit na nga lang dito kay Azrael. Azrael mamamatay. Yung tower mababasag naman dito sa may gitna. Mukhang delegado na yung kapalaran dito ng best position. Mapay dito ng tower lock, guys. To defend is yung Ling. Oh no, tower lock para sa side ng Alpha Esports Pro. Oh, naisumupan na dito na swell cam pero hindi na nga nailuwa. Naibasag na nga yung kanilang tower. And congratulations, Alpha Esports winning against Ventrix. Yun, Champions Flower JUSTML Community Cup. Walang iba kundi ang Alpha.